sa Barangay Busog ay patuloy ang pag-usbong ng negosyong Backmark Panaderia. Dahil sa masisipag na mga tauhan ito, malalaman natin sa kabanatang ito kung ano naman ang kanilang sikreto upang makapagbenta ng mga tinapay ayon sa quality, delivery at price nito. Hi, I'm Pikito. I'm Pakita. I'm Pognat. I'm Pekita. At kami ang mga panadera at panadera dito sa Pik Pak Pek Pog Pakmar Pakmar Panaderia. Pakmar Pakmar Panaderia. Pakyawin nyo na! Mark! Markado-markado ang lasa at sustansya! Yan ang Pakmark Panaderia! Sut-sut-sut-sut, ale mama, halina't bumili na muna dito sa aming panaderia. Chak na Pakmark sa panlasa! Pink! Pak! Pak! Pakmark! Pakmark Panaderia! Pakmark! Pakmark Panaderia! Panadero't panadera, ihanda na ang sangkap para sa paggawa ng monay! Gawa tayo ng monay, ang sarap ng monay! 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 Harina! Flour! Pampaalsa! Yeast! Sukal at asin! Sugar and salt! Gatas! Milk! Itlog! Eggs! Mantikirya at tubig! Butter and water! Pamasagap ng monay! 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 May nakalimutan tayong isang sangkap eh! Huh? Ano yun? Hay! Ano ka ba naman? Nakalimutan mo ba yung mga tinuro sa atin ng amo natin na si Marquez at si Pacquiao? Ay! At ang tiyo ini si Coach Cafferty Roach! Alamin ang gusto ng customer! Ano ba ang hanap nila sa anyo at katangian, sa oras at bilis at halaga? At bakit ba ito mahalaga? Yan ang konsepto ng QDP. Quality, delivery, at price! At bakit ba ito mahalaga? Oh, syempre! Ang customer ang magdidesisyon kung gusto nila o hindi ang produkto. Yan ay naaayon sa konsepto ng QDP! At gaya ng anong kasabihan, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung maayos ang QDP, tatangkilikin na lang ating monay. At yan ang tutuklasin natin ngayon. At yan ang tutuklasin natin ngayon. Ganito rin paggawa ng produkto. Kung anong sangka ang ipinatro ay siya rin kalidad ang produkto. May kasabihan din sa negosyo, pag basura ang sangkap, basura din ang produkto. Mabuti pa ay gawin natin mga tinuro ng amo natin. Ano? Sa pagpaplano ng sangkap, tsuk-tsak! Ibatok tali mo! Batok tali! Ba? Walang kasing tukuyin o tuklasin dahil lilikain yan ang bahay.
Dapat ipatok tali ang mga impormasyon na may kinalaman sa paggawa ng tinapay mula sa pagbili ng mga sangkap nito hanggang finished product may benta to. Palagasin natin ang mga datos kaugnay ng mga sangkap sa paggawa ng mamamamonay. Tukuyin natin tamang proseso sa paggawa ng monay. Tahiin natin ang mga sinuri at atukasan natin tungkol sa paggawa ng mamamonay. At lee! Tikain natin ang napakasarap at napakasustansya na monay, monay, ganang batok tali. Ano, ano, ano? Ano? Ang dekalidad na kailangan na sangkap sa paggawa ng monay, dapat ilista natin. Dapat! Sariwang harina, hindi nagbubuo-buo. Dapat itlog na hindi bugok. At dapat asukal na hindi basa. Ano ba dapat ang anyo at katangian ng monay? Pagtapos na ito gawin, dapat kulay pa lang makikitang tama ang pagluluto ng monay. Dapat hindi sunog at hindi maputla. Dapat maalsa, mabango at malasa. Ano? Kaano ba ito katagal dapat iluto? Dapat alam natin ang tamang oras ng pagluluto at kung gaano kainit ang oven. Paano? Paano? Paano ba gawin ito? Dapat alam natin tamang proseso sa paggawa ng monay. Dapat hindi tayo trial and error. Magkano? Magkano ba dapat ang presyo ng monay? Dapat hindi masyadong mahal. Pero, dapat hindi din tayo malulugi. Di ba ang sabi ng mga amo natin si Pacquiao at si Marquez? Dapat sundin natin ang QDP! Quality, delivery, price! Yan ang QDP! No! Quality o kalidad. Dapat dekalidad ang produkto natin. Dapat tama ang lasa. Ha? Tama. Dapat hindi siya maalat. Dapat hindi rin matamis. Dapat hindi sunog. Dapat din hindi maputla. Dapat may kalidad ang mga sangkap na gagamitin natin. Dapat hindi expired ang mga ingredients na ilalagay natin. D! Delivery. Dapat mabilis tayong lahat magtrabaho at listo tayo at sakto ang proseso, walang nakakaligtaan. At P, price. Tama kanina si Pakita. Dapat alam natin ang tamang pagpresyo ng ating produkto. Ang mabuti pa, simulan na natin ang paggawa ng Pakmark Monay! 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 Ang sarap ng Pakmark Monay! Pakmark Panaderia, kahit munti ang mga sangkap dito ay sari-sari, harina, asukal, gatas, pampaalsa, at saka meron pa itlog, mantikilya. Paano magsimula? Magkano ng sangkap? Anong dapat tingnan sa paghanda ng sangkap? Ano-anyo, gaano, paano at magkano? Sa paligid-ligid ay puno ng sangkap! Oh! Pok na! Oh, ano ang unang aalamin sa pagpaplano ng paggagawa ng monay? Alam ko yan. Ang unang dapat alamin ay ano? Ano? Ilista ang kailangan sangkap sa paggawa ng Pakmark Monay.
Ah, kailangan nating tandaan na hindi lamang mga physical na bagay ang mga sangkap. Halimbawa, sa paggawa ng monay, ang estilo ng pagkakagawa dito ay isa pang sangkap bukod sa ibang sangkap niya na harina, gatas, at kung ano-ano pa. Tama. Ano naman ang pangalawang dapat alamin? Ang pangalawang dapat nating alamin ay ang anyo o katangian. Anyo o katangian. Ang katangian na mahalaga sa mga sangkap na kailangan. Sa paggawa ng monay, mahalaga ang sangkap. Mahalaga din yung quantity at dapat eksakto lahat ng sukat ng lahat ng ingredients. Oknat! Ano naman ang pangatlong aalamin? Gaano? Gaano karami ang kailangan sa bawat sangkap na nailista? Dapat magtansya kung ilan ang maibebenta araw-araw. Dahil baka mabitin ang produksyon kung kapusin sa mga sangkap. At kung sobra naman, sayang dahil baka masira lang. Dapat alam natin ang sukat araw-araw sa paggawa natin ng monay. Para walang masayang. Tama yan. Makaalis lang ka dito. Huwag na! Saan ka pupunta? Hoy! Huwag saan ka pupunta? Marami pa tayong dapat alamin. Oo nga, Puk. At ang pang-apat na kailangan nating alamin ay ang... Paano? Paano? Paano mabibili ang mga sangkap? Saan binibili ang mga ito? Ano kalayo? Kailan mabibili ang mga ito? May special bang kagamitan? Kailangan? Paano ang pagtitimbang? Ang paghalo? Paano? 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 Huwag kang mag-alala, Pok. Gaya ng mga nabanggit natin kanina ng mga kasangkapan, lahat ng yun nabibili naman sa palengke. Oo nga, Pok. At maraming suki ang amo natin. Sigurado ako, makakabili ka ng sangkap na mura. At isa pa, mamaya, ang pagtitimbang at ang paghahalo ang kailangan nating malaman. Napakalapit lang ng palengke dito. Isang kembot mo lang. Akala nyo, hindi ko alam. Alam ko lahat yan. Pero may isa pa tayong dapat malaman. Yun ay ang magkano. Alam ko yan. Bakit alin sa mga sangkap ang may malaking kontribusyon sa paggawa ng produkto? Harina. Ha? Siyempre harina. Magkano? Magkano ang bili rito? Depende kung gano'ng karaming sako ng harina ang bibili natin. Isipin nyo, kung bibili at gagawa tayo ng 100 monay sa loob ng isang araw, mas kakailangan natin ng maraming harina, mas mahal! Pero, mababawi natin yun kapag naibenta natin lahat ng mga monay. Eh saan? Saan pa tayo makakakuha ng produkto na mas mura? Nakamura na yung sa palengke dahil sa suki ng amo natin. Pero pwede pa rin tayong bumili sa grocery. Papaya sa supermarket. Yun nga lang, mas mahal. Pero okay na rin kung may emergency. O kaya may biglaang kulang. Pumasok na tayo sa loob. Ano ka ba? Pag-usapan natin yung proseso ng paggawa ng monay. Tara! Oo nga, Pok. At saka, marami pa tayong mga produktong sangkap dyan. Nakastock yun. Hindi mo na kailangan bumili pa, no? Oo nga, Pok. Uy, ituloy natin ang paggawa ng monay. Uy! Monay! 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 Pagpapatakbo ng negosyo ay sadyang hindi biro. Maghapong nakakalani ang mga hakbang ito.
At ang unang hakbang, alamin ang unang hakbang, tiyaking detalyado, alamin ang kasangkapan! Ano nga ba yung proseso? Ang proseso ay ang pagbabago kanyo ng isang sangka upang maging isang produkto o serbisyo na tutugon sa mga pangangailangan ng mga customer sa halagang abot-kaya at may sapat na kita. Ang Una, ihanda ang mga sangka. Dapat suriin ang mga sangka. Tingnan kung dekalidad ang mga ito. Pangalawa, haluin ang mga sangka ayon sa pagkakasunod-sunod sa recipe. Haluin ito ng 4 hanggang 5 minuto. Halo-halo lang. Pangatlo, pagkatapos haluin, ilagay sa tray, takpan ng plastic at iwan ng 1 oras. Pang-apat, timbangin ang bawat monay para pantay-pantay ang bigat nito. Tama! Ang pamimana na proseso ay dapat bilugin ang korte ng monay! Yeah! Pang-anim, pagkatapos ng 30 minutes, iwan muli para lalong lumambot. Pang-pito. Ilagay na ang tray sa oven at i-bake ito ng 20 minutes o kapag brown na ang kulay ng mga ito. Lagay mo na! Pagpapatakbo ng negosyo ay sadyang hindi biro. Maghapong dapat alamin ang mga hakbang nito. At ang pangalawang hakbang, alamin ang katataon kung saan makompromiso kaalidad ng produkto! Hoy! Alam nyo ba, nakokompromiso ang paggawa ng monay kapag palpak ang kalidad at proseso nito. Halimbawa, ha? Bulok ang mga sangkap, bulok ang itlog, at ano to? Wala sa tamang sukat. Ito, tatamarin ka sa paghalo, kaya hindi na masyadong haluin. Ay, hindi maganda ang pagbibilog ng mga monay, kaya iba-iba ang itsura. Ayan o, perfect. Ayan, at kapag tinimbang mo na yung monay, ayan, iba-iba yung bigat nila. At isa pa, hindi na aantay yung umalsa ang dough. Yung tray ilalagay na sa oven, ibibake na doon, at hindi na oorasan! Monay! Ang pangit ng monay! Sadyang hindi biro, maghapong dapat alamin ang mga hakbang ito. At ang pangatlong hakbang, alamin dapat gawin upang ating matiyak kalidad ng produkto. Lagyan ng kontrol ang mga mahalagang hakbang. Dapat may kontrol sa mga sangkap na ilalagay. Walang sasobra, walang kukulang.
Dapat alamin natin ang tamang pagmamasa. Ganito. Yan. Ganito. At syempre, dapat alamin natin ang tamang pagbilog ng monay. May proseso dyan eh. Sige nga, patingin ang ginagawa ninyo. Ayun ah. Yan. Tadang! Wow, tama. Galing. Huwag ka kapatid kayo. Dapat siguraduhin gumagana yung mga makina natin gaya ng oven para hindi masira yung mga produkto natin. Tignan natin ha. Gumagana! Ay! Dapat may timer tayo na mag-a-alarm kapag sapat na ang oras sa pag-alsa nito. Tik-tok. Huwag tayong umasa sa memorya ng tao. Dapat may nakapaskil na konkretong proseso para hindi natin makalimutan. Para paglabas ng monay, hindi ito sunog o di kaya hilaw. Tama! Sangkatutak na monay! Kasi eto na ang pinaka-perfect na pampark monay! Perfect! Pagpapatakbo ng negosyo ay sadyang hindi biro. Maghapong dapat alamin ang mga hakbang nito. Ang pang-apat na hakbang, obserbahan at suriin ang produkto-serbisyo ayon sa gusto ng customer! Ayan! Handa na ang mga monay! Ang sarap ng monay! Teka. Paano natin malalaman na tumutugma sa mga panlasa ng customer natin yung ginawa nating monay, ha? Mabuti pa. I-display na natin ito sa labas ng magkaalaman, ha? Ang sarap ng monay. Pilihan ng monay. Ang sarap ng monay. Pilina ng monay. Monay! Monay! Ang sarap ng monay! Gusto ko na rin ang monay! Ang sarap ng monay! 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 Sa tingin niyo ba ito na yung tinatawag nila sa pagtugma sa pangangailangan ng customer? Malamang! Tingin mo, ang lakas ng benta, ha? At bawi na natin ang puhunan, mataas pa ang kita! Oo! Tingin mo, di ba, ang total sales minus total cost equals... Gross profit! Pagpalagay natin, ang isang monay ay 5 piso ang bawat isa. Times 300 pieces a day equals... 1,500! Ibawas natin yung gastos natin ng papalagay natin 600 pesos. Kasama na lahat ng sangkap doon.
1,500 minus 600 equals 900 pesos! Kita! Yan o, wala silang reklamo. Ay, nagpapahayag ng tuwa. At nakikilala pa yung produkto nating Monay. At ito ang QDP. Quality Delivery Price. Q! Quality. Masarap ba? Masustansya ba? Maalsa ba? Malambot ba? Tama ba ang kulay? Yeah! Hindi! Delivery! Tama ba ang mixing, measure, timing at heat o speed at ang bilis ng kita? P-Price! Abot kaya ba? Oo! Check! Dito makikita ang monay na hanap na siyang papatok sa bulsa't sikmura ay anong saya! Pakmark! Pakmark! Panaderya! Pakmark! Pakmark! Panaderya! Pak! Pakyawin nyo na! Mark! Markado ang lasa! Yan ang Pakmark! Panaderya! I'm Pikito! I'm Pakita! I'm Poklak! I'm Pikita! At kami ang mga Panadero't Panadera dito sa... Pik! Pak! Pek! Pok! Pakmal! Panaderya! Pakmal! 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 Panaderya! Kainan na! Patuloy ang pagkanta at paggawa ng masasarap na tinapay ng ating mga katropang Panadero't Panadera sa Pakmark Panaderia. Sapagkat alam na nila ang mga mahahalagang hakbang sa pagpapatakbo ng negosyo. Kayo, nagagawa niyo na rin ba ang mga mahahalagang hakbang?